Paano ka nga ba magugustuhan ng kahit sinong tao na kung saan sobrang magaan yung loob nila sa inyo, na kahit ngayon ka pa lamang nila nakikita o nakikilala, and sa feeling nila ay sobrang close mo na sila. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. So ngayon, ituturo ko sa inyo paano kayo magugustuhan ng kahit sino at paano kayo magugustuhan ng husto ng inyong partner na. And pwede rin ito sa inyong ex kung gusto ninyong manumbalik yung dati niyang siya, manumbalik yung dating pagmamahal niya sa inyo. Dito, sobrang napakadali mo lang itong gawin na wala ka na kailangan pa ng kahit anong materials na inyong gagamitin dito. Sobrang napakadaling gawin, and ayun, gawin lamang ito ng 3 times a day. So, pwede itong gawin sa babae to babae, and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. So, dito, hindi lamang na magugustuhan kanya, kundi ay mananabik din siya sa inyo. Yung tipong gustong-gusto kanya makita. Mananabik siya na makita ka lagi. So, sa materials na ating gagamitin dito is kailangan lamang natin dito ng panulat. Ng kahit anong kulay na panulat, pwede ka rin gumamit ng pintel pin dito at color pen. So, pwede po at ball pen. So, yun lamang ang ating gagamitin sa paggawa nito. And syempre, kailangan mo rin dito ang iyong sarili, yung energy mo at paniniwala mo, yun ang ating kailangan dito. Dahil ang pinaka number one talaga na ating kailangan sa paggawa ng isang ritual is ang iyong sarili talaga. Ang iyong sarili, ang iyong energy is yun talaga ang pinaka the best or pinaka importante sa ating gagawin dito. So, kapag ready ka na, wala kang iniisip na problema, pwede mo nang umpisahan ang paggawa nito. Ang gagawin lamang natin dito is itong iyong palad. So, kung nakikita ninyo, ay may sulat ang aking palad. May sulat ang aking palad. So, ito ay star. Kung makikita ninyo, ito ay star. Ayan. So, star at nilagyan ko ng bilog ang star. So, ito lamang. Star at nilagyan ko ng bilog. So, ayan po. So, ngayon, kapag naisulat mo na ito, ang star na ito sa inyong kamay, ang gagawin mo ay magdadasal ka ng isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang sumasampalataya. Una po, unang-una mo pong dadasalin is Ama namin, pangalawa, Aba Ginoong Maria, at yung pangatlo, panglas, ay sumasampalataya. At kung magtatanong ka paano kung hindi mo alam ang dasal na yon, pumunta kayo sa Google at i-search niyo doon ang Ama namin at Aba Ginoong Maria at sumasampalataya. Lalabas yun lahat doon sa Google. Okay lang na habang nagdadasal kayo na binabasa ninyo. Okay lang po yun, walang problema. At pagkatapos nun ay dito, i-close mo itong iyong palad. I-close mo ito. At sa pamamagitan nito, ako ay magugustuhan ng kahit sino. Ako ay magugustuhan ng kahit sino, lalong-lalo na sa aking partner ngayon. So, paulit-ulit mo lamang nasabihin. Paulit-ulit mo lamang nasabihin, and wala po yung limit. Focus ka po dapat. Focus ka. Kung mas maganda na nakapikit ka,
upang makapag-visualize ka ng maayos. Positive po dapat, hindi dapat negative. Positive dapat ang iyong nabivisualize. Ako ay magugustuhan ng kahit sinong, lalong-lalo na ng aking partner, maging magaan yung loob nila sa akin kung sino man yung makakakita sa akin. Ako ay magugustuhan ng kahit sino, lalong-lalo na sa aking partner, at magugustuhan nila ako, maging magaan yung loob nila sa akin, kahit ngayon lang nila ako nakikita. Humiling ka lang ng humiling ng paulit-ulit na kahilingan. Kailangan na positive lahat yung mga hinihiling ninyo. Dapat po ay positive ng lahat, huwag kang humiling ng negative dito. So positive lang po dapat ang ating mga hinihiling dito sa ating ginagawa. So gawin mo ito sa umaga, sa tanghali, sa gabi or hapon. Kung magtatanong ka kahit anong oras, o magtatanong ka anong oras sa umaga, kahit anong oras, ang importante ay morning. Morning, tapos tanghali, tapos hapon or di kaya gabi. Pili ka lamang. Wala pong limit yon sa oras. Walang limit sa oras, ang importante ay nagagawa mo. So, ganun pa rin sa umaga, isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, isang sumasampalataya, tapos paulit-ulit mo siyang hilingin ang ating kahilingan. Tapos sa tanghali, ganun pa rin, sa umaga, sa tanghali, isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, at sumasampalataya, tapos humiling ka. Ganun din naman sa gabi. Kung ano yung proseso mo sa gabi, sa umaga, ganun sa tanghali, ganun din sa gabi. So, ganun lamang po, kasimple. Wala kang materialis na gagamitin. Ito lang. Star. Dahil ito ay star, ay ito ay sign ng universe. Star at yung bilog. So, ayun, gawin mo ng mula sa inyong puso at may paniniwala. Dapat magaan sa iyong pakiramdam ang iyong mga sinasabi. Pwede mong baguhin ang iyong kahilingan. Pwede rin sundin mo yung aking mga binigay na mga example. Pero kung gusto mong hilingin or gusto mong ibahin dahil hindi ka komportable sa mga example ko, is pwedeng-pwede din po. As long na galing talaga sa inyong puso ang inyong kahilingan. Mas maganda kung galing sa inyong puso ang inyong mga hinihiling. Dahil yon ang pinakamabisa kung mula sa inyong puso ang inyong mga kahilingan. At kung magtatanong ka kailan, ito pwedeng gawin. Gawin ito kahit anong araw. Pwede mo siyang umpisahan. So, ayun. Laging tatandaan na ang ating mga ginagawang ganito, hindi natin dapat minamadali ang mabilisang talab, at huwag po natin ito ipagsasabi kahit kanino. Bye bye everyone. God bless us all.